Bumuo na ng task force na tututok naman sa kaso sa pagkawala ng 9 na tao sa Pasay. Ang isa po sa mga biktima nakunan pa ng CCTV habang isinasakay ng ilang lalaki sa van. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Pasado alas 6 ng gabi noong Biyernes, isang van ang pumarada sa Villaruel Street sa Pasay City. Maya-maya, may mga lalaking lumabas sa van. Ang tatlo, saglit na nagkumpulan sa gilid, nanigarilyo pa ang isa sa kanila, tila may inaantay. Makalipas ang ilang minuto, may dumating na dalawang lalaking nakasombrero. Hawak-hawak nila sa balikat ang isang lalaki at isinakay sa van. Matapos ang ilang segundo, umalis ang van. Sunod itong nakunan na lumiko sa livery sa street. Ang lalaking hawak-hawak sa video, ang 22 taong gulang na si Sebastian Montoya alias Baste. Isa si Baste sa 9 na kabataang edad 15 hanggang 23 na naiulat na nawawala sa lungsod ng Pasay simula pa noong nakaraang linggo. Kagabi, nakausap na ng mga pulis ang tsahe ni Baste. Kasi sabi nila sa akin, sabi doon sa pulis, pwede rin pulis yan, nakasibil yan. Pwede rin yung pwede nakasibil yan, sabi daw doon sa ano. Tapos doon sa may pulis sa headquarters. Hindi ngayon nag-iisip ako, bakit hindi nagagawin yung sa pamangking ko? Binisita na raw sila noong Oktubre ng mga pulis para sa Oplan Tokhang, pero duda siyang sangkot ang binata sa illegal na droga. Inausap ako ng pulis, Nay, kung hindi nyo ito susurrender, ilayo nyo. Sinabi ko sa pamangking ko, kung hindi ko kailangan sumurrender, bakit kayo susurrender? Ano kasalanan namin? Sabi niya gano'n, wala naman kami ginagawa sa kanila, ba't kami susurrender? Ilang presinto at kulungan na raw ang pinuntahan ng pamilya para maghanap. May mga mensahe pa raw silang natatanggap online na may natagpo ang bangkay sa Cavite, pero hindi ito agad-agad pinaniniwalaan ng tsahe ni Baste. Pakikiusap naman ako sa inyo kung sino man nakakuha sa pamangkay ko, parang awa nyo na. Ibalik nyo na lang, ibalik nyo. Pag kung may kasalanan, ikulong nyo. Hindi yung kukunin nyo na lang. O kaya kung anong ginawa nyo sa kanya, kung pinatay nyo, binugbog nyo, kung saan nyo tinapon, sabihin nyo lang. Magpasabi kayo dito sa barangay namin para kami nakukuha mismo. Bumuo na ng task force ang Pasay Police na tututok sa kaso. Ayon sa pulisya, nakipag-ugnayan na sa kanila ang pamilya ng 5 sa 9 na napaulat na nawawala. Iniutos na rin ng lokal na pamahalaan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pagroronda ng mga tanod at pagmomonitor sa mga CCTV ng barangay at pag-iingat sa mga eskwelahan. Jonathan Andala, GMA News.